Magandang gabi, Nel. Ano ang ilan sa mga naging bunga ng pakikipagpulong ni Pangulong Marcos sa mga leader ng ASEAN? Yes, Jun, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi na sayang ang kanyang mensahe at pakikipag-usap dito sa Association of Southeast Asian Nations o dito sa ASEAN Summit. Sa press briefing ng Pangulo bago matapos ang ASEAN Summit, sinabi niya na may mga bansang nag-alok ng tulong sa Pilipinas ukol sa mga kinakaharap na hamon ito. Solusyonan mo muna! Ah, Presidente Bongbong, solusyonan mo muna bago ka humingi ng tulong. Puro katulong eh. Pupunta ka sa ibang bansa, magsusumbong ka. Eh, mag-resign ka na kung gusto mo, kung ayaw mo ng trabaho. Ang trabaho ng isang presidente, lahat ng problema ng Pilipinas, sosolbin mo. Hindi ka dapat dumidepende sa tulong ng kahit sinong bansa. Proud na proud ka na maraming gustong tumulong sa'yo. Alam mo ba ibig sabihin kapag ikaw ang tinutulungan, ibig sabihin kawawa ka. Di ba ganun tayo mga bossing? Meron ka bang tutulungan kung alam mong nakakaangat na sa buhay yan? Meron ka bang tutulungan kung alam mong malakas yan? Alam nila na mahina ka, kaya nila gusto kang tulungan. So dapat, kinakahiya mo yun. Dapat dinideline mo yung mga tulong na yan. Sabi mo sa kanila, huy, anong hindi ko kailangan ng tulong nyo? Hindi ko kailangan ng limos nyo. Puro kasi kayo paawa sa ibang bansa eh. Kaya ang tingin sa atin ng mga taga-ibang bansa, mga patay gutom at mga pesant tayo. Na wala tayong lakas, wala tayong sariling paninindigan dahil puros kayo drama. Mantakin mo ang ipinagmalaki niya, nangako ng tulong. Ibig sabihin, pagka binibigyan ka ng tulong, ibig sabihin, kulang ka. Ibig sabihin, kawawa ka, mahina ka. Proud na proud ka doon, Presidente. Na gusto kang tulungan. Kung ako yun, ba't mo tutulungan? Gusto mo, ikaw patulungan ko eh. Konting yabang naman. Tinanggap nyo na yung ano ah. Tinanggap nyo na talaga yung pagiging mahina natin ah, sa bagay. Oo, eh, yun nga sinabi ni PRD noon eh. Mahina eh. Totoo nga. Narito ang patuloy na pambubuli ng Beijing sa West Philippine Sea. It is always very useful because at some point, there are many offers of help. There are many offers of help. I don't need your help, sabihin mo. Ikaw ba, do you offer help? You do not offer help to any country because you are weaker than those countries. So the fact that they're offering you help, it means you need help. Kailangan mo ba ng tulong? Kung kailangan mo ng tulong, nandito naman kami ah. Tulungan ka namin. Palaasak eh. Alam mo, ang tingin ng ibang bansa sa Pilipinas, alam nyo ba nung panahon ni PRD, ang tingin ng ibang bansa sa atin? Kaya natin yung sarili natin. Ang tapang-tapang ng presidente nyo, your president is good. Your president is tough. I like your president. Your president is a rock star. Ngayon, your president is weak. We need to help you. Kung gaano tayo itinaas ni PRRD noon, doon naman tayo ibinaba ng tao na to. Na para na tayong mga palubi na namamalimos ng tulong. Hayop na yan. Kabaliktaran ka talaga ng tatay mo. Sa totoo lang, nung panahon ng tatay mo, hindi siya papayag na mas malakas sila kaysa sa atin. Hindi. Kahit na anong mangyari, yung tatay mo nakakaisip ng paparaan kung papaano tayo mas makikilala kaysa sa mga ibang bansa na mga kapitbahay natin. Ikaw hindi. Oo, ikaw hindi. Para kang si Kalabit Pengi. Para kang yung mga vlogger nyo. Kung ano yung ugali mo, yun din ang ugali ng mga vlogger nyo, mga Kalabit Pengi. And they say, if that is the problem, maybe we could do this. Maybe our country can send vessels. Imagine, yung problema natin, ibang bansa ang sumusolve. Anong klaseng presidente meron tayo pag gaganyan? Bakit sila naisip nila yun? Ba't ikaw hindi mo naisip yun? Hindi ka nahihiya nun, Bongbong Marcos? Na mas marami pa silang idea sa'yo kung paano mo susolusyonin yung problema mo with China kesa sa sarili mo?
Alam mo ba na yung problema natin with China pagdating dyan sa South China Sea, runs back mga noon matagal na panahon na, napakarami ng presidente duman sa Pilipinas. Ano na natin yung problema na natin yan with China? Paano ba sinolusyonan ni PRRD yung problema na yan with China? We befriended them. Dapat ba kaibiganin natin yung China? Oo naman. Bakit hindi kapitbahay mo yan? Ba't mo kakaibiganin yung nasa kabilang barangay? Iyang layo-layo nun. Pag kailangan mo yung tulong nila, napakatagal na panahon bago ka pa nila matulungan. Samantalang ito, kung kakaibiganin mo yan, trading partner natin yan, napakalaki ng bansa na yan. Yung mga kailangan nilang mga supplies, meron tayo dahil Asian yan eh. Siyempre, pare-parehas tayo ng environment, pare-parehas tayo ng ecosystem. So yung kailangan nila, meron tayo. So sila yung may pera para bumili ng produkto, tayo naman may resources para mag-produce ng mga produkto, sila ang bibili ng mga produkto natin. Kung kinakaibigan mo sila, kumikita sana bayan natin. Kaya lang hindi kinakaaway mo sila eh. Subukan mo magtinda ng saging, yung mga saging natin dito sa Mindanao, ibenta mo sa Amerika, pudating dun, may puso na yan. Lahat ng kailangan natin nasa China at marami tayong mga produkto na makukuha sa China na mas mura kaysa sa ibang mga bansa. O yun sana ang naiintindihan mo, na if only nakipagkaibigan ka lang sa kapitbahay mo, masyado ka rin kasing mayabang din. Oh, sana hindi tayo nagkakaroon ng mga problemang ganyan kasi nung panahon naman ni PRD, sabi ng mga mangingisda, eh nakakapangisda naman kami ng malumanay dyan. Pag nagkaroon ng problema, tatawag lang si Duterte doon, nakakapasok naman kami sa mga hindi dating pinapapasok. Oh, pero ngayon, hirap na hirap talaga kami. Alam mo kung bakit? Kasi taas, laki-laki ng pride mo, hindi ka naman apektado, visit ka. O nakikipag-away ka sa China, hindi ka kasi apektado, hindi ka naman kasi nangingisda. Subukan mo samahan yung mga mangingisda dyan sa Masinloc para malaman mo kung talaga bang may magandang na idudulot yung pakikipagmatigasan mo sa China. Oh, pucha yan. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, meron na pong Chinatown. Nakikipagkaibigan na tayo sa mga Chino. Pucha, kung anong ganda ng relasyon natin with China dati, with PRD, pucha, siya namang binago mo. O ano nangyayari sa bayan natin ngayon? O meron ngayong sinasakal tayo ngayon ng China. Dati, tayo ang nagsusupply ng mga durian. Ngayon, hindi na. Dati, sa atin bumibili ng mga saging. Ngayon, hindi na. Dati, na China po ang pinakamalaking importer ng bigas. Hindi na sila bumibili sa atin. Anong pangunahing produkto mo? Bigas. Pucha, dapat nag-export tayo ng bigas. Kasi marami tayong palabigasan dito. Alam naman, ibenta mo sa Amerika, hindi naman kumakain ng kanin mga yun. Puro kayo. O China, China, mga maka-China kayo. Hindi, yun ang pinaka-practical na paraan. Pag nasunog ang bahay mo, ang tutulong sa iyo yung pinakamalapit mong kapitbahay. O pag kailangan mo ng tulong, ang pinakamalapit na kapitbahay yung makakarespondi sa iyo. Mantakin mo. Dahil pagkaibigan ka dun sa malayong panahon, malayong kapitbahay, malayong barangay. At ang masaklap pa nun, yung kinakaibigan mo ngayon, yun na nagpabagsak sa tatay mo. Maybe we can have joint operations, maybe we can have discussions, maybe I can serve as an interlocutor. All of these offers, which would not come if we did not make our position here. Sabi niya, yung mga tulong daw na yun, hindi daw uulan kung hindi siya nag-posisyon. Hindi. O sa totoo lang, totoo naman yun. Kung hindi ka sana nakipag-away sa China, hindi darating yung mga offers na yun. Dahil hindi mo kailangan yun. O kaya nakipag-away ka eh. Tapos isa pa, nakita nila na mukhang wala kang patutunguhan. Mukhang wala kang alam. Mukhang nakangakalagi. O parang baka may lumabas na langaw dyan sa bibig mo. Dahil lagi kang parang inaantok. Hindi ko alam kung bakit, di ka ba natutulog. O sa totoo lang sir, kaya ang mga taong gustong tulungan, ibig sabihin,
mga mahihina. Kaya the fact na gusto ka nilang tulungan, ibig sabihin mahina ka. Nang sabihin ng Pangulo kung ano-ano mga bansa ito dahil private conversation ito sa sidelines ng summit. Pero mahigit anya ito sa kalahati ng miyembro ng ASEAN. Kaya naman hindi sang... Atakin mo, mahigit sa kalahati ng miyembro ng ASEAN, awang-awa sa Pilipinas, gusto tayong tulungan. Hindi ba maganda sanang balita na pucha tayo yung tumutulong? It's okay, it's better to be in the giving end than doon sa receiving end. Diba? Sabi ko nga eh, pag ikaw tumutulong ka, ibig sabihin, mayamang ka. May kakayanan ka, nakakaluwag-luwag ka. Pag tumatanggap ka ng tulong, ibig sabihin, patay, gutom, hampas, lupa ka. Ayon ang Pangulo sa kritisismo na puro salita lamang ang ASEAN at walang nangyayaring action sa mga isyu lalo na sa usapin ng South China Sea. Well, I don't agree that this is just a talk show. But even if it were, I'd rather be talking than watching conflict. Naman, magaling ka naman magsalita eh. So you really... sabi nga niya, I'd rather be talking. Magaling ka naman magsalita. So if the talking is keeping conflict away, then as if the talking is keeping the conflict away, why don't you talk to ano? To China if you want the conflict to go away. Conflicting, oh. Kaya pala idol ni Pacquiao to. Oh, kaya pala idol ni Pacquiao to, kasi kung ano yung sinasabi ni Pacquiao ng mga conflicting na statement niya, siya rin to. Oh, by the way, Pacquiao, sabi mo, di ba? Sabi mo, number one ang ekonomiya natin. Bakit tayo tinutulungan? Kung number one ang ekonomiya natin, tanga rin eh. And we'll have achieved at least one of its most important purposes.